Uplapus, good morning po. Tungkol sa post ko kahapon, kung paano na nakuha yung 49.36 na elbow. Hindi siya 45, hindi siya 50, 49.36 to be exact po. Nakagawa tayo ng offset na ganito, no? Yung kahapon. Ngayon, ang tanong kung paano daw nakuha yung run. Kasi yung run po ay ano ba yung run? 2575. Okay, 2575 yung run. Paano daw nakuha yung run? Kasi nga po sa ganito, no, yung halimbawa ganito na, no? Ulitin ko lang. The difference ay 3 meters o yung set 3000 mm. And then ang size ng duct natin ay 25 by 600. Okay? So rectangular yon, 25 by 600. So nakagawa tayo ng special na elbow, 49.36 degrees po. Okay. Ngayon, yung run na 2575, ay paano daw nangyari yun? Kasi ang height na 4,000 yung height ng ano natin, ng offset, ay yung run na 2575, paano na compute yun, no? Share ko lang, sandalian lang to, sandali lang kasi may gagawin pa ako, no? Maglalaba pa ako. So, pagka ganyan kasi, pag iginuhit nyo na yan, halimbawa, sa side, iguguhit nyo yan sa sahig, dapat eskwalado, ha? Eskwalado lahat yan. Eskwalado lahat yan. So, iguhit nyo yan. Yung 3 meters, tapos yung 4 meters na height, and then yung size ng duct natin, iguguhit nyo ganon. So, kung may kumpas kayo, usually, pag may kumpas, ano, halimbawa lang, itong mga kumpas na mumurahin lang, pang elementary. I-kumpas nyo ganon, kumpas din dito, alam nyo lang ibig kong sabihin. So ganun din, no? Kumpas ganun. Kung tama yung pagkakumpas nyo, para tama yung pagka-layout nyo sa sahig, ang susunod nyong gagawin, kasi di ba 4 meters yan, ay eskwala. So may eskwala kayo. Halimbawa, ganyan, no? Eskwala nyo to, ganyan. Dapat eskwalado. Yan, yung horizontal natin, eskwalang ganun. Tapos dito naman, eskwala din. So, nakabuo tayo ng mga back set. Ganyan. Yan, eskwalado. Kung mapansin nyo po, ay nagpangag po dito yung horizontal tsaka diagonal dito. Nagpanag po yan dito, ha? So, papansira mo ngayon. Punch. Nagpanag po dito. Dito naman yung diagonal na pababa tsaka yung horizontal nagpanag po dito. Ito ngayon yung susukatin nyo. No, kukuha kayo ng metro. Susukatin nyo ito ngayon. Pagsukat nyo ganun. Okay, to be exact. No, dapat accurate kasi tama yung pagka-layout nyo. Dapat iskulado. Lalabas to. 2575. No? Actual na sinukat nyo ngayon, 2575 mm. Ngayon, ang susunod na step kasi ganito yan, nakabuo kayo ng triangle nyan, eh. Ito yun, nakabuo kayo ng triangle. Ito yung 3000 mm. Tsaka ito naman yung ay, ang ibig kong sabihin, ang ano, ito yung ganito, ulitin ko lang, no. Hindi ito ang susukatin nyo, kundi itong ganyan, horizontal. Halimbawa ito, no. Pag sinukat nyo to, kung saan nagpanag po, pag sukat mong ganon, ibababa nyo dito, ibaba, ganon, pag sukat nyo, i-transfer nyo lang dito. Dito, yan. Halimbawa, dito. Ito ngayon ang susukatin nyo. Ganyan. Ito. Yung point dito, tsaka dito. Kumbaga, ibinaba mo lang tong point na to. Yung kung saan nagpanagpo to, baba mo lang ganyan.
susukatin nyo, ganon, yun yung run na tinawag. So kung 3 meters tong difference natin, ito yung run. 2575. Tapos ito naman yung travel, kung tawagin natin. So ang travel niyan ay 3953. So 3953 yung travel. 3953. So ito mahalaga itong run, kasi maraming nagtatanong paano naman yung ma-compute yung run, ano? Para makuha natin itong exact na angle in degrees. Okay, ang susunod nyong gagawin, kung, kasi ganito yun, no? Kung gagamit tayo na muna ng offset calculator, tapos mamaya, iba pang calculator, no? Ulitin natin, ha? Clear natin. So, dito tayo ngayon sa run. Ito. Hindi, kunyari, hindi natin alam yung angle. Ito sa run. So, sa run ay 2575. The set is 3,000. That is 3 meters. The radius hanggang center ay 1,550. Ganon. Pindutin calculate. Sasabihin niya kaagad yung, kung sana nakikita nyo, no? Kita ba? Yung angle, yung A angle, that is 49.36. Sinabi kaagad. Kung meron kang offset calculator, download nyo lang. Ngayon kung wala, ang gagawin mo ay ganito. 3 meters, that is 3,000. Divide mo ngayon sa 2,575. So, ang sagot po niyan ay, kumitahin natin, ano? Calculator. Okay. 3 meters. In 3 meters, ito yung set. 3 meters. Divide natin sa run. 2,575. So, ang sagot po ay 1. Sana makita nyo. 1,1650. Yan. Ito yung sagot, no? Ngayon, kung wala kayong mga calculator na scientific o wala kayong available, no? Sa National Bookstore, meron doong makakabili kayo ng isang pamphlet lang ng trig functions. Trig functions, National Bookstore. Siguro mga 7 pesos ang isa nun. Trig function. Nakikita mo yung angle, halimbawa angle 1 hanggang angle 90. Angle hanggang angle 360, gano'n. Tapos may nakalagay doon na sine, cosine, tangent. Ang gagawin nyo, pupunta kayo doon sa tangent. Sa tan. Tangent. Hanapin nyo yung equivalent ng 1.1650. So sa tangent, doon kayo sa linya ng tangent, hanapin nyo itong 1.1650. Ay makikita nyo po doon yung angle in degrees, ang ibibigay niya po ay 49.36. Now, paano naman ako na sure no? No? Punta kayo sa National Bookstore, no? Kung meron naman kayong scientific calculator, gaya nito. Oops, nakikita ba? So, ang sagot po nga, ang sagot ay 1.1650. So, punta tayo sa scientific calculator na kagaya nito. I-type mo to, no? 1.1650. Ayan. 1.1650 po yan, ano? Tapos, pindutin nyo yung tangent. Tan. Dito yung tan. Okay. So, ang sagot po niya ay 49.3582. So kung ano muna, round off muna sa 49.36 po. So 49.36. Sana po ay naging malinaw na, no, sa mga nagtatanong. Alam ko marami naman nagtatanong sa akin, magagaling, mga malulupit, pero nagtatanong pa din. Meron naman siguro din na
na talagang nagtatanong kasi hindi alam. Kaya nagbibigay ako ng konting information at nagsishare lang po ako. Hindi po ako magaling o malupit o ano. Nagsishare lang po. Parang libangan ko na rin. Kasi nung nagsimula po ako, marami pong mga veterano na malulupit. Ayaw magturo sa akin. Kumbaga, nagtatanong lang ako. Although may aram naman ako, nakapag high school, college, pero sa actual, nung nagsimula ako, nagtatanong-tanong, ayaw nila magturo. So, masabi kong may pagkamadamot yung iba, ayaw magturo talaga. Ngayon, nagsi-self-study ako ngayon. May isang tao na napakagaling, veterano talaga siya, pero ayaw nga magturo. Kung halimbawa, kahit alam ko na, kunyari hindi ko alam, magtatanong ako, ayaw ituro sa akin. So, sa kanila lang, bukas na, mamaya na. Marami siyang dahilan. So, alam ko ayaw talagang magturo. So, hindi ko lang pinipilit. Sinusubukan ko lang. Gusto ko lang na mag-share lang din siya. Kasi alam ko marami siyang alam eh. Ayaw magturo. Pero alam nyo, tricycle lang. Nabundol siya ng tricycle. Tege agad, patay. Sabi ko, sayang, hindi man lang ako naturuan. Maraming alam yun. So, ganun ang ibig kong sabihin. Huwag kayong mag-share o magturo. Huwag kayong manghinayang. Kasi life is too short po. Sige, yun lang. Salamat. Maraming salamat. Sa YouTube, ha, i-subscribe nyo po ako. Jeremy Bisinga po sa YouTube. Lagi kong sinasabi sa YouTube kasi doon ko i-compile, no? Search nyo, Jeremy Bisinga. Para kung halimbawa hindi ko ma-post sa Facebook, hindi nyo na subaybayin sa Facebook, puntahan sa YouTube. Salamat, bye-bye, thank you. God bless.